Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ninian Nakulanga, living in the Philippines. In today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ang aming pagluto ng home fries. So, nung una, ang piniinit muna yung kawali. And then, ito. So, yung mga maliliit na mga patatas ito, nakuha namin kahapon doon sa public market. So, ito siya. After na hiwain, like mga tatlong slices ng sa isang patatas, ayan na siya. So it looks very nice. And then after that, ng apoy. So we'll be cooking in a traditional pan, in traditional style of cooking here in our So, ayan na nga, piniinit ko yung kawali. And then, hinantay lang muna. So, nabili namin yung mga ingredients niya guys yesterday. So, meron siyang na natitirang mga gulay, something like that. So, piniinit ko na yung kawali. Ayan na, inilagay na yung patatas. Ayan, so, naglagay ako ng dalawang kutsara ng mantika, and then dinagdagan pa siya ng konti para kasi sa sobrang lakas ng apoy kailangan na konti pang mantika. So ayan na, so i-stir lang siya. So ito is nabili din namin ito, 100 pesos lang sa isang store. So ayan, so meron na din kaming napatubo nito, marami na. So madali lang ito guys na patubuin. So ayan na nga, nagamit na namin. So ang tawag sa leaves na ito ay basil leaves. So magagamit mo ito sa kahit anong mga luto mo. You can put it as a design or as a, you know, sa taas ng iyong pagkain para mas maging healthy pa. So ayan na nga, so mas better ito kasi tumutubo siya sa maliit na plastic or yung pang-garden na plastic. Ayan guys, makikita nyo. So ayan na, so nakalagay lang siya dyan sa sa labas. Ayan na, so ito yung mga ingredients guys. Meron kaming spam, and then meron din na basil leaves. So ito na yung kanina na kinuha doon sa labas. So ayan guys, meron din kaming sibuyas, tsaka sinamahan din ng cheese. So itong mga ingredients na to is from yesterday din. So sayang naman kung hindi magamit, 'di ba? So ayan na nga. So nagkaroon kami ng potato hacks na naman. So kung gusto niyo mapanood ang niluto namin yesterday, i-link ko yung link sa baba later. So ito guys, yung meron siya na asin, pepper, ito yun. So ito na, nilagay na yung sibuyas. Ayan, so antayin lang natin at mga ilang minutes or ilang minutos, mga ilang seconds din, at kailangan natin na i-stir para humalo. So nilagay na natin yung sibuyas tsaka cheese, at sunod naman is yung spam. So ayan na guys, so makikita nyo yung patatas, parang naan na siya, meron ng part dyan na medyo toast na. Ayan, so maganda siya guys, at isa pa healthy. So ayan na, so pagkatapos na mag-stir, pagkatapos ng stirs, ayan na. Makikita nyo, lagyan lang natin ng asin, paminta, at paprika. Paprika guys is for sili. Like sili siya, maanghang siya. So ayan. So lagyan lang natin para maging mas masarap ang lasa. Ayan. So ito na siya guys. Ayan na. So after niya na malagay yung pampasarap, haluin lang natin. Okay, so stir lang natin para mas lalong sumuot yung lasa. So ayun na guys, ito is crab meat po yan na nabili din namin sa City Mall kahapon.
So masarap siya, guys. So ayan nga. So mga tira-tira po 'yan. Hindi naman siya sa tira-tira nga po. Tira-tira pero nagamit din siya today. So ayan. So makikita niyo napakaano talaga, like masabi mo na lang na nagkakagutom na. So ayan na. Okay, so yung sa taas, ayan na yung basil leaves. So ang ganda niya, guys, but hindi pa siya tapos dyan. So kailangan pa siya natin na lutuin. Okay, so dahil bagong lagalan natin yung crab meat, kailangan natin siyang haluin ulit. So hanggang sa maluto yung crab meat at mga ilang ingredients na ating ilagay para mas lalong sumuot yung sarap. So ayan, guys, so eto na siya. Ayan na, wow. So ayan, so napakasarap siya, guys. As in, super nakakagutom. Nakakagutom kahit na tumitingin lang. Ayan. So ayan, guys, nakikita nyo na yung spam luto na, yung potato luto na din. Hanggang dito na lang, guys, ang video na to. Kung nagustuhan nyo, please subscribe, comment, and like. Maraming salamat po.